Hello sa inyo lahat! Nung nakaraang linggo, inumpisahan natin na alamin ang buhay ni Moses. At nalaman nga natin na iniligtas ng Diyos si Moses mula sa kapahamakan. Ngayong linggong ito, ipagpapatuloy natin ang buhay ni Moses at malalaman natin at pag-aaralan kung sa papaano paraan naman tinawag ng Diyos si Moses. Alam ko, excited na kayo. At ako ay excited na. At bilang panimula, sabay-sabay nating awitin at sayawin ang ating memory verse. Your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Proverbs 3:5-6. 5-6. Ang kwento sa Biblia, ang pagtawag kay Moises. Si Moises na noon ay isang sanggol nang nakita ng anak ng paraon at inalagaan ito, ay ngayon ay binata na. Siya ay naninirahan sa palasyo ng paraon ng mayroong magandang pamumuhay. Siya ay nakakain ng masarap, mayroong magagandang damit at may mataas na pinag-aralan. Ngunit, hindi niya nakakalimutan na isa siyang Hebreo at hindi Egyptyo. Isang araw, pumunta siya sa mga kauri niya upang tignan ang kanilang ginagawa. At nakita niya kung paano sila pinahihirapan. Nakita ni Moises ang isang Egyptyo na pinahihirapan ng isang Hebreo na kauri niya. Nagalit si Moises. Nang nakita niyang walang nakatingin sa paligid, ay pinatay niya ang Egyptyo at ibinaon sa buhangin. Nang malaman ng paraon ang ginawa ni Moises, tinangka siyang patay nito, ngunit siya ay tumakas papuntang Midian. Dito niya nakilala ang kanyang naging asawa. Ngunit hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ni Moises. Kailangan ni Moises bumalik sa Egyptyo at iligtas ang mga Israelita. Isang araw, habang binabantayan ni Moises ang mga hayop ng ama ng kanyang asawa, dinala niya ang mga ito malapit sa ilang at nakarating sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Nang biglang, nakita si Moises nang naglalagablab na apoy, isang mababang punong kahoy. Ito ay umaapoy ngunit hindi nasusunog. Inisip ni Moises, nakakapagtaka, bakit yun ay hindi nasusunog? Malapitan nga at makita ito. Nang makita ng Panginoon na papalapit na si Moises para tumingin, tinawag siya ng Diyos mula sa mababang punong kahoy. Moses, Moses. At sinabi ni Moses, narito po ako. Huwag ka nang lumapit pa, sinabi ng Diyos. Hubarin mo ang iyong sandalyas dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. Nang marinig ito ni Moses, tinakpan niya ang kanyang muka dahil natatakot siyang tumingin sa Diyos. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila at naawa ko sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. Kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipto at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain. Pero sinabi ni Moises sa Diyos, sino po ba ako para pumunta sa paraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipto? Sinabi ng Diyos, sasamahan kita at ito ang tanda na ako ang nagpadala sa iyo. Kapag nailabas mo na ang mga Israelita sa Ehipto, sasambahin ninyo ako sa bundok na ito. Sinabi ni Moses sa Diyos, paano po kung hindi maniwala sa akin ang mga Israelita o makinig sa sasabihin ko? Baka sabihin nila na hindi kayo nagpakita sa akin. Sinabi sa kanya ng Panginoon,
Ano iyang hawak mo? Sumagot si Moises, baston po. Sinabi ng Panginoon, ihagis mo sa lupa. Kaya inihagis ni Moises ang baston at naging ahas ito. Natakot si Moises kaya napatakbo siya. Sinabi sa kanya ng Panginoon, hulihin mo ito sa buntot. Kaya hinuli ito ni Moises at muling naging baston. Sinabi ng Panginoon, gawin mo ang himalang ito para maniwala sila na ako ang Panginoon, ang Diyos na mga ninuno nilang sina Abraham, Isaac at Jacob ay nagpakita sa iyo. Kaya Moses, pumunta ka sa Ehipto. Tulad sabi ko na nakaraan na pupunta tayo sa lugar kung saan tayo pwede mag-camping. Kaya samahan ninyo ako, aalis na tayo, pupunta na tayo dun. Gusto nyo ba ako samahan? Tara na! Alis tayo! Excited na ako sa pupuntahan natin, pero may konti akong problema kasi hindi ako pamilyar sa lugar eh. Pero gumamit ako ng Waze lugar, parang mapa para makasigurado kung hindi ako maliligaw sa pupuntahan ko. Kasi hindi ako talaga akong pamilyar eh. Kayo ba pamilyar ba sa pupuntahan ko? Siyempre wala kayong idea, di ba? Pero mamaya papakita ko sa inyo yung kung ilang minuto na lang para mapunta ako sa pupuntahan natin. Excited na ako. So, naitayo yung tent, tapos kumain, tapos manood ng mga magandang stars sa between. Stars sa between. Stars sa kalangitan! Kayo ba? Excited na ba kayong samahan ako? Kaya, samahan nyo lang ako. Nga pala, nakalimutan ko. Kulang pala yung dala kong tubig. Tsaka yung konting makakain ko. Kaya samahan nyo akong bumili ng mga pwede kong pinin o punta tayo ng convenience store. Bumili ako din ng mga snacks, mga pagkain. Mga tinapay, bilhin ako, tapos bilhin ako ng marshmallow! Tingnan natin kung mapagano tayo. Bonfire! Kuha natin kami, baka pwede tayo mapag-bonfire. Sarap kaya kumain ng marshmallow. Kasi ano mo sa may, sa apoy, gano'n. Kahoy na sa apoy, gano'n mo, diba? Kaya tuloy natin. Ano ako ng lugar kung saan ako pwede bumili nun. Kaya, samahan nyo. Ay, nakakita na ako. Okay, nakapag-park na tayo. Bibili na ako ng mga kailangan ko pang dadagdag sa mga kulang ko pa. Pero kailangan ko magsuot ng face mask at face shield para safe ako. Okay. Bila ako, ha? Sabi na pala tayo sa biyahe papunta doon, pero okay lang yan. Ang habol ko naman ay yung mga stars at yung highway naman to. Kaya sabi dito, sa Waze ko ay 14 minutes na lang. At nandun na ako sa pupuntahan ko, kaya medyo bisan na ng konti para kaya masyadong kabuti ng gabi-gabi sa pag-akyat doon sa pupuntahan natin. Campsite. Sa lugar kung saan ako pwede mag-camping. Magkaroon ng tent. Kaya isa natin konti. Okay, nandito na tayo. Parating na tayo sa pupuntahan natin. Tama, sa cafe kung saan tayo maglagay ng tent at maroon ng mga stars. Yung pang pwede natin gawin dito. Kuha natin yung gamit natin. Excited na ako mag-camping! Tingnan nyo, no? Nakikita yung mga ilo-ilo nyo, no? Yan, nasa yung lugar. Set up na natin yung tent ko. Pero tayo, medyo
lapit-lapit na tayo sa Santa Ferdin. Huwag sabi niya. Oh, tatlong hangin dito. Oh, excited talaga ako. Set up on 10. Tapos ang dami ko mga pagkain pa. Dito natin set up yung 10. Kaya mo lang kung malaki ba ito. Pag-usap sa set up on 10. Kahit ako ito. Tingnan ko yung napakagandang overview. Nice. Marunong ba kayo mag-set up ng 10? Ako, pinag-aralan ko talaga ito kung paano mag-set up ng ano, tamang pag-set up ng 10. Kasi gusto mag-overnight. Mamaya mag-overnight ka, wala ka pa ng 10. Saan? Matutupan. Dapat tayo mag-set up ng 10. Tapos, kinoon ko ito sa isang sa YouTube kung paano mag-set up. Dahil malamig mamaya, buti na lang may extra akong gumot. Ang sapit. Okay, last na to. Tapos na ako. At mabubuo ko natin itong tent. Yun! Ano sa loob? Yes! Tapos dalawa ko yung earphone ko. Makinig ako ng mga music. Ito yun. Tapin ko lang. Ah! Oh, diba? Pwede na ako matulog. Wait lang. Ganda ng beauty ito. Alam nyo ba na si Moises, bago siya tawagin ng Panginoon, eh di ba, ano nga siya, di ba, nakaraan, kwento natin. Binanganak siya, okay, nilikta siya, nilagay siya sa basket, at doon napulo siya ng prinsesa ng Egypto. At doon, lumaki siya na lumaki, na madana siya doon, at nakita niya yung paano pinapahirapan yung mga Israelita. At dahil sa hindi niya parang hindi niya matiis, eh nakagawa siya ng hindi maganda. At pagkatapos doon, tumaka siya sa bayan ng Egypto. At nanirahan sa isang napakalayong lugar, at doon nakapangasawa, at napag-alaga ng mga iba't ibang like tupa, ano pa mang pwedeng alagaan na ano sa kanya ng kanyang biyanan. Tapos, isang araw, kinuusap siya ng Panginoon sa isang bundok ng Horeb. Kinuusap siya ng Panginoon at kinuusap siya sa punong kahoy na naglalagablab. Pero hindi na susunog. Guri mo yung punong kahoy. Diba, pag ano ka ng kahoy, eh, aapo yun. Mas magiging parang uli, magiging abo. Pero yun, hindi na ano yung apoy. Patuloy. Kasi kinuusap siya ng Panginoon. At sabi sa kanya, ikaw, Moises, gagamitin kita para ang mga Israelita, ang bayan ko, ay itas sa paghahari o mga pagmamalupit ng Egypto. Tayo rin, di ba kanina, tulad nyo kanina, di ba? Napaka-rami kong pinagdaanan para makapunta dito sa lugar kung saan ako pwede muntayo ng tent. At mga nakarampa, matagal ko ng plano, di ba sabi ko sa inyo? Doon, napakarami kong preparation na ginawa. Si Moises din. Baga, hintay muna ng Panginoon na mamold siya, maari nang gamitin. Baga, pwede na siyang gawing isang leader. Tayo din. Minsan, akala natin na wala tayong plano, walang plano ang Diyos sa buhay natin. Pero, baka gagamitin ka ng Panginoon na maging leader sa school, sa trabaho, o saan pa mang pwedeng gagamitin kayo para sabihin sa lahat ng tao yung kanyang mensahe at makalaya ang lahat ng tao sa kasalanan. Kaya tayo lahat, mahalagang magpagamit tayo sa plano ng Panginoon. Lagi mabuti ang plano ng Panginoon at hihintayin ng Diyos na kumbaga maging hinog ka, maging unti-unti, maging pwede ka nalang gamitin sa kanyang gawain. At ikaw, dapat maging handa ka kapag ikaw ginamit ng Panginoon. Kaya, kita kita sa susunod na video. Grabe! Napaka makapangyarihan talaga ng Diyos. Biruin nyo,
Nagpakita ang Diyos kay Moses sa isang punong kahoy na nagliliyab at hindi ito nasusunog. At may pinangako pa ang Diyos kay Moses na sasamahan sila at iingatan sa kamay ng mga taga-Ehipto. May gusto ko itanong sa inyo, sa papaano pamamaraan ka kinakausap ng Diyos? Kapag ikaw ba ay nakikinig ng mga Christian music, kapag ikaw ba ay naglalakad, ikaw ba ay nagbabasa ng Biblia, kapag ikaw ba ay nananalangin, sa papaanong pamamaraan? Sige, samahan niyo akong manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na ito, sa aming natutunan. Salamat po dahil sa iba't ibang pamamaraan niyo po kami kinakausap. May mga pangako po kayo na kailanman, Lord, ay hindi na pa ako. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. O paano mga bata? Kita-kits ulit tayo sa susunod na MK Lesson. Paalam!